Walang batas na nagbabawal sa mga opisyal na pinatawan ng preventive suspension mula sa Office of the Ombudsman na tumakbo sa halalan. Ito ang nilinaw ni Commission on Elections Chair George Garcia sa kanyang panayam sa DZRH Damdaming Bayan. Paliwanag ng opisyal, madi-disqualify lamang ang isang individual kung may final verdict na sa kasong administratibo na isinampa laban dito at formal nang pinatawan ng perpetual o panghabang buhay na diskwalipikasyon para humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kumita ng Office of the Ombudsman, nag-i-issue po sila ng tinatawag na preventive suspension. Pag preventive suspension, tatanggapin pa rin po namin. Subalit po, Sir Lakay, pagka po ang kaso nila ay na-desisyon na, lalo yung tinatawag na administrative aspect o aspeto ng kaso, yes, at sila ay perpetually disqualified to hold public office, tinatanggap po namin, Sir Lakay, ang kanilang Certificate of Candidacy. Mm-hmm. Subalit, pwede po namin silang imoto proprio i-disqualify bilang pagtupad sa desisyon ng Office of the Ombudsman. Giit pa nito, kahit pa may inihaing apela sa Court of Appeals, ay may otoridad ang COMELEC na hindi iproseso ang Certificate of Candidacy. Gayunman, kung makakakuha ang diskwalipikadong individual ng temporary restraining order mula sa mas mataas na hukuman, ay maaari nitong i-overturn ang desisyon ng COMELEC na harangin ang kandidatura nito. Samantala, nagpaalala rin ng COMELEC na kahit pa formal nang nagbukas ang election period, ay may kapangyarihan pa rin ang Office of the Ombudsman na magpataw ng preventive suspension kung kinakailangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino!